Bagamat po binabanggit nga ng pamahalaan na mabisang paraan daw sa pagsugpo ng kahirapan ay ang kanilang isinusulong na Pantawid Pamilyang Pilipino Program, iba po naman ang lumalabas sa mga impormasyon na ginawang pag-aaral ng COA sa programang ito ng pamahalaan. At maging sa napakarami pong lansangan sa Kalakhang, Maynila ngayon, kapansin-pansin ang pagdami ng mga pamilyang Pilipinong nakatira sa mismong gitna po ng kalsada. At aming nadiskubre na ang iba sa mga ito ay beneficiary pala ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at binibigyan pa ng pamahalaan ng pangrenta ng bahay. Anyari, narito ang isang Filon Ngayon exclusive report. Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang CCT o Conditional Cash Transfer. Ito ang naisip po ng ating pamahalaan na proyekto para nga daw matulungan ang mga kababayan nating sadlak sa kahirapan. Sa Pantawid Pamilya, yung regular namin na program ay meron education and cash grants. Makakatanggap sila ng a maximum of 1,400 or 1,900 depende kung ilan ang naka-enroll na anak, kasi hanggang tatlong anak, kailangan din silang pumunta sa mga health center, magpa-check up, weight monitoring sa mga bata. So kailangan na i-comply yun at kailangan silang umattend dun sa monthly family development sessions. Panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang simulan ang CCT. Noong 2009, 5 bilyong piso po lamang ang budget nito. Hanggang sa ito'y gayahin ng pamahalaang Aquino. Sa kanyang panunungkulan, taon-taon ay nadadagdagan ang pondo nito. At ngayong 2015, tumataginting na 62 bilyon pesos na ang nakalaang pera para dito. Hindi nila manahin ang kahirapan ng kanilang mga magulang, gusto nating masigurado na sila ay makapagtapos ng high school. Sa ganon ay makakapaghanap sila ng magandang trabaho. Pero imbis na pakinabangan ang perang ito ng mga totoong naghihirap na mga Pilipino, abay napuno lamang ito ng kontrobersya. Ayon kasi sa audit observation ng COA noong 2014, maraming beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang hindi naman kasali sa listahan ng mga mahihirap. Ayon sa National Household Targeting System ng gobyerno, depensa noon ni Secretary Dinky Soliman. 1,752 are verified unique household. 609 ang verified na duplicate. At dinilis na sila. Ngunit may mga nagtataka. Kung totoong maganda ang epekto ng CCT sa sambayanan, bakit marami pa ring mga pamilya ang mahirap at ang iba ay nasa lansangan? Halos lahat po sa kanila ay member na po ng Pantawid Pamilya Program ng ating DSWD. There's no reason why they should be sleeping on the street. At ang SISTE, gumawa pa ng Modified Conditional Cash Transfer ang DSWD na magbibigay naman daw ng pangrenta ng bahay sa mga pamilyang nakatira sa lansangan. This is very interesting and I'd like for Secretary Soliman also to hear this. No? Mm-hmm. Yung mga street families po na hindi naman nakatira dyan, yung amin pong pre-nofile, halos lahat po sa kanila ay member na po ng Pantawid Pamilya Program ng ating DSWD. At in fact, nabigyan na po ng rental space ng SWD. Isa nga ang pamilya ni Dayan Omak na lumalaboy pa rin sa kalsada kahit na ito'y benepisyaryo ng programang Modified CCT. Ngayong ano po, 2013, nakatanggap po ako ng 7 taon. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Tuwing 2 months po yun. Tapos itong 2014, isa. Tapos itong panghuli, ito na, 2015, yung pong 10-5. Paano nga bang pagbabantay ang ginagawa ng pamahalaang ito sa perang ginagastos natin sa CCT program na umabot na ngayon sa 62 bilyon pesos? Abangan ang buong report bukas sa Filon Ngayon, Sabado, alas 4 ng hapon pagkatapos ng ipaglaban mo.